Hi ma'am, may questions lang po kami tungkol sa vaccine. Busy po kayo? May tinatapos ako pero okay lang. Tara, hindi ka kayo. So ma'am, about the vaccine, kailan niyo po nabalitaan? Tsaka ano yung naramdaman niyo after yung vaccine? Sandali, at tanggalin ko lang to. Total malayo naman kayo para marinig ako maayos. Tingin ko parang early November. Early November yata yung una nating nabalitaan yung tungkol sa Pfizer saka sa BioNTech. Yun nung nabalitaan talaga natin, para nagbago. Nagbago yung ating pakiramdam, naging hopeful tayo na magkakaroon na ng bakuna. Parang very uplifting na hindi na lang parang response and survival mode tayo. Kasi yung news of the vaccine, parang may clear pathway na long term. Parang meron ng light at the end of the tunnel. Kayo ma'am? Oo naman. Meron nilabas na yung IATF na parang prioritization. Susundin natin yon. Ang priority natin, healthcare professionals at elderly. Pero kung kinakailangan na magpabakuna tayo una, in public, para ma-encourage yung taong magpabakuna, gagawin natin yon. Parang ako ba pwede magpabakuna? Oo naman. Mukha namang over 18 ka na. Sa ngayon, ang recommendations ng mga doktor over 18. Kasi yun yung dumaan yata sa rigorous na testing at approval processes. May bayad po ba? Dapat wala. Kasi yung allocation, 82.5 billion, yung 70 billion doon para sa pambili mismo ng bakuna. So, dapat kasya na yun. Ma'am, totoo ba yung balita na pag magpapakuna ako, bibigyan ako ng COVID? Hindi. Kasi may apat na klaseng bakuna. Wala sa kanila na ang i-inject sa'yo ay buhay na COVID virus. Ang gagawin niya, magte-trigger ng immune response para pag na-encounter mo yung real virus, alam na ng katawan mo kung paano ito labanan. So, hindi dapat tayo matakot. Ma'am, hindi naman ako magkakasakit, no? Kung magpapakuna. Alam mo, yan yung maraming pangamba ng ating mga kababayan. In fact, sa ating Facebook page, pag nagpo-post ako about sa bakuna, maraming questions tungkol dyan. Nung Sunday, sa biservisyong Lenny, sa ating radio program, yung guest natin ay isang Pilipinong hairdresser na nurse na taga UK. Siya ay nabakunahan na yung first dose niya noong December 21, tapos yung second dose niya nitong January. Sabi niya, normal lang. Parang normal na bakuna lang. Yung parang nararamdaman daw natin dito ang mga after effects ng bakuna dito sa Pilipinas. Pareho lang daw yung naramdaman nila. Wala daw pinagkaiba. Ang iba nagkakaroon ng slight fever. Ang iba may chills. Yung pangangalay kung saan binakunahan. Parehong-pareho lang daw. Nagtatrabaho siya sa parang isang home for the aged. So ang tanong ko sa kanya, pati ba yung matatanda na alaga nyo na bakunahan din? Sabi niya, in fact, sila yung nauna. Wala namang side effects na kailangan nating katakutan. Kahit yung kapatid ko ay ICU nurse sa US, ganun din yung sabi niya. Sabi niya siya daw yung first dose, wala siyang naramdaman ng anything. Yung second dose daw, parang nagkaroon siya ng konting chills, pero pag inom niya daw ng paracetamol, wala na. So how do you expect, ma'am, na magbago yung buhay ninyo pag nabakunahan na? Ito kasi, sinasabi naman to sa atin ng health experts, kahit nabakunahan na tayo, pwede pa din tayong mahawa. Pero mas malaki yung probability na hindi na tayo magpapakita ng malalang symptoms. Pero maaaring carrier pa din tayo. So dahil pwedeng carrier pa din tayo, pwede pa tayo makahawa dun sa mga hindi nababakunahan. So kahit nabakunahan na tayo, kailangan lagi pa din tayo magsusuot ng face mask, yung physical distancing ay nasusunod pa din, yung paghugas ng kamay, iwasan pa din yung enclosed spaces, mag-iingat pa din. So, kailan ako pwede mag-uban ng face mask, ma'am? Kailan ako pwede manood ng sine sa sinehan? Ayun, yun yung gusto natin mangyari na, di ba? Yun yung parang namimiss na natin ngayon kasi sobrang tagal na. Pero ang explanation sa atin ng mga dalubhasa, mangyayari lang ito kapag naabot na natin, kapag may herd immunity na dito sa bansa natin. May explanation nito yung IATF. Parang yung goal dapat natin, 75 to 80% ng population natin, dapat sana mabakunahan na. Pag tinignan natin, 75 to 80% ng population, so about 80 million Filipinos dapat yung mabakunahan. So kailan natin pwedeng i-expect to mabito sa Pilipinas?
nagsabi yung DOH atin, recently lang, kahapon ba yun, or the other day, parang 2023 pa. Pero sa akin kasi, dapat yung goal natin better than 2023. Nakakapag-alala yun. Kasi as of now, ang dami naghihirap ng mga Pilipino, ang dami nang nawalan ng trabaho. So dapat yung goal natin, the faster na mabakunahan ang mas maraming tao, dapat ganun, para mas mabilis na makaka-recover yung economy natin. So dapat pagtulong-tulungan talaga natin. Ma'am, ano yung pwede kong gawin para may herd immunity? Pwede na tayong magkita-kita ulit, pwede nang kumain sa labas, pwede nang yakapin yung ating mga kamag-anak na matagal na nating hindi nakikita, pwede nang kumain sa iisang mesa na hindi natatakot na magkasakit, wala nang pangamba na bisitahin yung mga matagal na nating hindi nabibisita, pwede na magtrabaho ng maayos, pwede nang pumasok sa eskwelahan yung mga anak natin. Ito yung pinaka-minimithi natin ngayon. Ako lang yung akin sigurong pakiusap, pagtulong-tulungan natin. Una, na mapabilis yung rollout ng vaccine. Pangalawa, na pagtulungan natin i-boost yung confidence ng mga kababayan natin na magtiwala sila sa safety ng bakuna. Pangatlo, na ma-achieve na kaagad natin yung herd immunity para back to normal na tayo lahat. Thank you, ma'am. Thank you.